Hi, Farsign. Aris Leo and Sagittarius. This is our Gem in Year Tarot Reader. So, Farsign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For Sign, you have 3 of Swords and Air Sign. Temperance. And 6 of Swords and Air Sign. Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, maaaring ikaw ay connected sa kapwa mo. Far Sign, strong Sagittarius energy with a Temperance and an Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. It feels like there's a separation breakup sa iyong sitwasyon right now. You have the 3 of Swords. Heartbreak. Pain. Sadness. Temperance energy. Maaaring matagal nyo na tong pinag-iisipan na mag-break or maghiwalay or mag-separate. It feels like you are waiting for this opportunity. What I mean to say, for Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, if you are in a relationship, maaaring tinry nyo munang i-work out ang relasyon bago kayo makapag-decide na wala na talaga. Because Temperance energy is balancing. Parang tinatry nyo muna na baka maging okay pa. Diba? Baka maisalba pa ang relasyon. Baka may pag-asa pang maayos. But you have the 3 of Swords. Heartbreak, separation. Possible na may third party. So you have 6 of Swords in the near future, totally moving on. Parang wala nang pag-asang maayos pa ang nasirang relasyon. Let us clarify your energy. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Temperance energy. Give me the Temperance energy. For Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Seven of Pentacles, an Earth sign. Maaaring ikaw ay involved with an Earth sign also, Taurus, Virgo, and Capricorn. Gaya ng sabi ko sa inyo, if this is about relationship with your person, kung kayo ay kasal, or in a relationship, or may mutual understanding sa isa't isa, it feels like pareho kayong nagstay sa relasyon. Maaaring nagkakaroon kayo ng problema, pero nagstay kayo for the sake na maisalba yung relationship, pero parang habang tumatagal, the more na nagstay kayo sa relasyon, the more na nawawala na yung spark. Diba? Kung nafe-feel mo yung energy ng Seven of Pentacles, parang nababagot na. Parang gusto nang bumitaw, gusto nang humiwalay, gusto nang iwan. Pagod na sa kakaantay because Temperance is patiently waiting for the divine timing. Pero dahil may napagod na, may nagsawa na, merong bumitaw. Nawala ng pag-asa. Yung dating, pwede pang maisalba ang relationship, parang nawala na ng hope ang isa sa inyo. Possible na ikaw, Far Sign, o yung person mo. Let us see the 3 of Swords in your energy. Give me the 3 of Swords for Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. You have the World. Diba? Change in your situation. Dahil sa nangyaring separation or breakup nyo ng person mo, may pagbabago sa buhay mo. Sa simula, maninibago ka.
parang hindi ka sanay. Ang iba sa inyo, maaaring araw-araw pa rin umiiyak, lumuluha at nasasaktan. Pag may marinig na music, may maalala about your person, nararamdaman mo pa rin yung sadness. Kasi nandun ka sa stage ng moving on eh. Nandun ka pa sa stage na tinatry mong kalimutan yung person mo. Kaya itong the world energy, you are trying to move on to a new beginning in your life kapag merong symbol or makaalala, anything that will remind of you sa person mo or that will remind something about your person, you will cry. You will feel the heartbreak, the pain because of the separation. Normal yon, di ba? If you have this someone special in your life, di ba? Nakasanayan mo, na lagi mo siyang kasama, lagi mo siyang kausap, tas biglang nag-shutdown, biglang nagkahiwalay, biglang nawala ng communication, possible din na merong ng ghost, resonate as it is, merong ng zin zone, ng black, may humadlang, anything na nag-cause ng separation nyo, anything na naging dahilan para ikaw ay bumitaw or mag-move on na. Pagdadaanan mo talaga yung hirap ng pag-move on. Nandyan yung struggle. Diba? Hindi madali. Kasi meron at merong magbibigay ng way para maalala mo yung person. Meron at merong magpapaalala sa'yo. Sa music man yan, sa mga pictures man yan, sa mga kaibigan nyo man yan, di ba? So this change in your life for sign Aries, Leo, Sagittarius, tinatry mo yung best mo para kayanin yung pag-move on. Let us see the Six of Swords in your energy. Give me the Six of Swords for far sign Aries, Leo, Sagittarius. You have the King of Swords, an air sign. In the near future, far sign. Kung sa ngayon, maaaring hindi mo pa kayang mag-move on. Hirap ka pang mag-move on. Hirap ka pa nakalimutan siya. In the near future, you will have the courage and confidence na tuluyang bitawan na, totally. At tuluyan nang mag-move on. Yung parang there's no turning back. Kasi this time, in the near future, sarili mo na iisipin mo eh. Hindi na yung person mo. Hindi ka na mahihirapan sa pag-move on kasi you will prioritize yourself. Diba? Kung ano yung makakabuti para sa sarili mo. Yung parang malalaman or marirealize mo na you deserve better. You will be confident to move on and to let it go. Let us get some energies for four sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Let us see for sign you have here, pathway, diba? New beginning. May pag-asa pa na magsimula kang muli. New beginning, new opportunity. There's hope. There's a chance. You have house. Maring iba sa inyo for sign about your family. Maring nagkaroon kayo ng separation, annulment, legal issue sa family matter. Yung tipong tuluyan na magkakahiwalay kayo ng person mo. Same time, hindi lang yung relationship nyo yung naapektuhan, pati yung pamilya nyo. And you have community. Hindi lang family. Apektado din yung kaibigan. Kung meron kayong common friends, your family, your relatives, yung tipong nakasanayan mo nang kasama, kausap,
kabanding, yung pamilya ng person mo at ganun din siya sa pamilya mo, 'di ba? Mahirap talagang mag-adjust. Mahihirapan ka talagang mag-move on. Gaya nga ng sabi ko, kung sakali man na nag-move on ka at merong symbol or sign na nagpaalala sa iyo sa person mo, nandun ka sa point na hirap kang mag-move on kasi merong nagpapaalala sa iyo. So let us see. Let us get some clarification for you. For sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. For sign you have here, Ace of Swords, an air sign. Possible na you will receive a message. Because Ace of Swords is a message and information. Maaring this is about your separation with your person. A legal matter, legal issue, or this is a legal document na marireceive mo. You have the Tower, sudden change. Bigla ang pagbabago sa iyong sitwasyon. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ka pa sanay sa pag-move on. Hindi ka pa sanay sa pagbabagong ito. Pero hindi ka launan in the... Maaaring may purpose ito sa buhay mo. Kung bakit kailangan mong ma-experience or ma-encounter itong sudden change sa iyong sitwasyon, possible na meron kang dapat matutunan or ma-realize sa sitwasyon. And you have the Hierophant. This is a strong Taurus. Commitment. Tingin ko ang iba sa inyo ay kasal na. So this separation is about annulment or divorce. I'm really getting here na maraming involved or maapektuhan sa hiwalayan nyo ng person na ito. Let us get some love message for you. For sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, for sign you have here, the Snake, diba? Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder the other woman. Possible na gaya ng sabi ko kanina, there's a third party. Kaya naman siguro, nagkaroon ng breakup or separation. Nagulo ang buhay mo at ang pamilya mo. There's a sudden change. Bigla ang pagbabago sa sitwasyon kasi may nakisawsaw sa gulo. Diba? Dahilan ng hiwalayan nyo. The Phoenix. New face, rekindle, renew, transformation, grow, changed mind. Gaya ng sabi ko, for sign the Tower energy, may purpose yan. May dahilan. Maaring dapat, meron ka dapat matutunan. This is a transformation in your life. Growth. Maaring meron kang dapat ma-realize sa sitwasyon mo. You have a mirror. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Yung hindi na kayo magkasundo. Hindi na kayo okay ng person mo. Mirroring each other. Lagi kayo nag-aaway. Lagi may pagtatalo. Relationship, reflect our wounds. Kung gano'ng kadami yung wounds or sugat mo sa relationship nyo, ganun nagre-reflect ang relation nyo ng person mo. Let us see. Let us get some love message for you. For sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, for sign you have here, I wish things could be different. Possible na this is your energy or your person's energy. I can't stop thinking about you. Resonate as it is for sign. Kaya nang sabi ko, maybe this is your energy or your person's energy. And I am not available.
Diba? This is a message na pwede mong i-resonate kung para sa'yo ito or message ng person mo for you. Okay, angel guide, give me some message advice for fire sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, first sign you have here, wait, recovery, within the next few months, trust, no need to worry, a year from now, and choose a new direction. For sign Aries, Leo, and Sagittarius, I'm really getting here para makarecover ka sa mga problema pinagdadaanan mo sa relationship mo with your person. Choose a new direction. Embrace this new beginning. Tulungan mo yung sarili mong makamove on kung yun lang ang tanging paraan para makarecover ka from the pain and the sadness. Kung di ka na masaya, help yourself. And no need to worry. Wala kang dapat ipag-alala. Just trust and wait for the divine timing. Trust that someday, maybe within the next few months or a year from now, you will have a better life. Maaaring may magandang pagbabago na mangyari sa buhay mo. Just choose a new direction. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for signing.